Kasunod nga po ng pagkalat ng balita na maaaring makansila ang trade ni Gary Payton II pabalik sa Golden State Warriors, ay nagreklamo na nga po ang kanilang team sa Portland Trail Blazers. Yan naman ang ating aalamin ngayon. Nasusundan ko na rin ang balitang gaganti nga daw po si Russell Westbrook sa pagsali nito sa Los Angeles Clippers, at ang balitang opisyal na nga maglalaro ang apat na bagong player ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Napakabilis nga po ngayong kumalat sa internet o social media ang balitang mapupurnada o makakansila nga po ang trade ni Gary Payton II pabalik sa Golden State Warriors matapos siyang bumagsak sa ginawang pagsusuri sa kanyang katawan. Ayon nga po dito, meron pang ang iniindang injury si Gary Payton II sa kanyang katawan na maaaring magresulta ng pagkawala nito ng 3 buwan. At kasabay nga po mga idol ng paglabas ng ganyang klaseng balita, meron rin naman nga pong iniulat ngayon na totoo nga po na mayroon pa rin naman talagang nararamdamang sakit si Gary Payton II sa kanyang katawan. Sadyang pinipilit lamang nga po siya ng mga training staff ng Blazers na maglaro sa pamamagitan ng paggamit niya ng gamot na nagpapawala ng sakit ng kanyang katawan. At ang mahirap pa nga po dyan mga idol, hindi rin naman nga naipaalam ng Blazers sa Warriors ang tinatamong injury ni Gary Payton II habang sila ay ongoing ang pag-uusap pa lang noong nakaraang araw sa kanyang trade, at iyan nga po ang nirereklamo ngayon ng Warriors. Kaya medyo talaga mga idol, may posibilidad na hindi matuloy ang trade na ito. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa balitang ganti ni Russell Westbrook sa pagsali niya sa Los Angeles Clippers. Ayon nga po mga idol sa pinakahuling inilabas na balita, expected na nga po na magkakasundo si Westbrook at ang Utah Jazz patungkol sa buyout sa kanyang napakalaking kontrata. At kapag nangyari nga ito, inaasahan nga po na lilipat at pipirma siya agad-agad ng sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Bali, ayaw na rin naman nga po ni Westbrook na lumipat pa sa ibang lugar sa kalagitnaan ng season, kaya upang manatili nga siya sa lugar ng Los Angeles ay pipiliin nga po niyang sumali sa Clippers, na isa rin naman sa mga teams na interesado sa kanyang serbisyo. At kasabay nga po ng paglabas ng balitang ito, marami nga po ang naniniwala na ito ang ganti ni Westbrook sa kanyang dating team na Lakers dahil sa ginawa nito sa kanya. At gayong nabanggit nga po natin ang Lakers mga idol, pupunta nga tayo sa ating huling storya dito sa balitang opisyal na nga pong maglalaro sa kanilang lineup ang kanilang apat na bagong manlalaro at Reyes back na. Ayon nga po mga idol sa inanunsyo mismo ng Lakers, ready at available na nga pong maglaro sa kanilang susunod na game kontra sa Golden State Warriors ang kanilang apat na bagong manlalaro na nakuha nila sa trade noong nakaraang araw na kinabibilangan ni D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt at si Devon Reed, na pare-parehong nakapag-practice na. Habang sa parte rin naman nga po mga idol ng isa pang bagong player na si Mo Bamba, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi pa rin naman nga ito makakapaglaro sa kanilang susunod na game kontra sa Warriors bunsod ng pagsuspindi sa kanya ng mismong liga. So yun nga mga idol ang ating bagong video dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na mga idol at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout sa lahat ng laging nakaantabay dyan ng mga taga-Palawan at syempre sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga-Batangas. Thanks for watching mga idol.